Magandang araw po sa lahat. Andito po tayo uli ngayon sa lutong bahay ni Mama Loy. Ngayon po, magluluto po tayo ng tinuyong adobo. Pwede pong manok, pwede pong baboy, depende po sa gusto ninyo. Ngayon, ipapakita po natin ang pagluluto. Pero bago lahat, natutunan ko po ito sa aking ninuno, ang Tatay Berting. Na lolo ko po yon sa mother side. Na nung araw, masarap pong magluto yon hanggang sa magkaedad. Ginagawa niya yung sinangag, inaasinan niya lang. Ginagawa niya parang tinapay. Tapos ginagawang monay. Akala ko parang tinapay. Napakasarap nun. Ang hili ko pa nung gatas ng kalabaw. Simula sa mga kamag-anak ko sa San Miguel Bulacan, San Antonio, Santo Cristo, Cabanatuan, hanggang San Jose. Lahat po sila masarap magluto. Kaya po, kahit papano, kahit konti lang, natutunan ko po sa kanila. Tsaka sa Grandmaster ko po, si Mama Loy. Tsaka po kay Master Amy. ngayon po, ang pagluluto po ng adobo, ito po ang ating mga sahog. Sibuyas, bawang, toyo, suka, paminta, tsaka konting tubig. Depende po sa dami po ng ating lulutuing meat. Depende po sa paghahalo ng sahog. Tsaka depende po sa panlasa ninyo. Kung matapang po ang panlasa nyo, tatapangan nyo po yung toyo. Pero kung gusto nyo yung tama lang, kailangan po meron tayong pantakal. Sa iba po, ang tuyong adobo, nilalagyan po ng patatas, nilalagyan ng carrots. Depende po kung marami pong kakain para po dumami yung pagkain sa tinuyong adobo. Please like our page, Crispy Pata - Lechong Kawali. We offer boneless inihaw na bangos, crispy pata, syempre, lechong kawali, deep wolf fried chicken, pansit bihon, sarap yun, palabok, may mga dessert din tayo, coffee jelly, tsaka buko pandan. May mga nag-i-inquire nga po pala sa atin kung pwede mag-reseller sila. Pwede po. Anytime, text po kayo. Tawag po kayo. Tsaka iba po, nagtatanong kung nagke-cater po tayo. Pwede naman po. Kaya lang, wala po tayong mga utensils. Pagkain lang po. Depende po sa dami po ng head, na count head na kakain. Pag-usapan po natin yun. Pwede po, open po kami sa ganun. Ngayon po, ipapakita na po natin ang pagluto ng tuyong adobo. Una, ihalo natin ang suka. Akala nyo, sibuyas ha. So, tatakala natin ang suka. Depende kung anong brand ang gusto nyo. Yan. Ihalo natin para kumagat ang lasa. Pangalawa, ang toyo. Sa dami ng meat ko, alam na natin ang takal kung anong gusto natin. Nasa inyo po kung anong gusto nyo ilagay na paminta, durog, o yung buo-buo. Pero I preferred itong durog. Gusto ko yung medyo maanghang eh. Kaya dinadamihan ko ang paminta. Sibuyas. Ito yung bawang. Anti-COVID. Pati yung sibuyas. Kaya dadamihan natin yung bawang. Yan. Simutin natin. Sayang. Tapos, haluan natin ng tubig. Sasalang natin to. Siyempre sa apoy. Papakuluan lang natin hanggang sa matuyo.
Pagka natuyo na siya, kusang mantika niya ang lalabas. Kailangan palambutin natin sa pagpapakulo. Pag natuyo na siya, kusang magmamantika siya hanggang sa maging tuyong adobo. Isa to sa paborito kong pagkain, tuyong adobo. Masarap na sausawan dito, kalamansi, iba suka, depende po sa inyo. Maraming salamat po at sana may natutunan na naman po tayo dito sa lutong bahay ni Mama Lloyd. Magkita-kita po tayo lagi.